Kasari, welcome back sa ating panibagong chikahan, no? So for today's video, pag-uusapan pala natin kung ano-ano yung mga bagay na paglaanan natin sa loob ng isang sari-sari store. So number one talaga, kung nagre-rent ka, maglaan ka talaga ng pera sa renta mo. So araw-araw, kung ilan yung total sales mo, maglaan ka talaga. So sa next video naman natin yan, pag-uusapan paano natin kunin yung renta natin sa loob ng isang buwan sa araw-araw natin na sales, no? So next na yan na pag-uusapan natin. So number one, no, yung paglaan natin ng pera, yung renta sa tindahan mo kung nagre-renta ka. So next niyan is yung mga plastic. Isa din yun sa mga paglalaan mo na mo ng pera, kasi syempre doon tayo man, oh, mag-aano ka rin yan, eh, pupukunan ka rin yan. At saka walang balik yan, kasi syempre given na yan, plastic. So next niyan is yung kuryente sa loob ng isang sari-sari store. So next niyan is yung tubig. Tapos yung pagbago ka pa lang na nagbubukas ng sari-sari store, eh, gagastos ka talaga. Yung iba, mga permits, yung sa DDI, sa BIR, sa barangay, sa munisipyo, at iba pa. Marami ka rin paglalaanan ng gastos noon. So sa pang ano naman, pang nakapagsimula ka na sa pang araw-araw or sa monthly na paglalaanan mo ng pera, yun lang din naman. Yung renta, yung kuryente, yung tubig, yung plastic. At saka, lucky for you kung ikaw talaga yung nagmamanage yung sarili mong tindahan. Wala kang ano, pinapasahuran ng mga tao. So, makakasave ganun. Pero kung may sinasahuran ka na ibang mga tao, so, that's another thing na pag-uusapan, no? So, dapat marunong ka rin, kukumpitin mo rin yan. Hindi lang yung total sales mo dyan or sa stocks mo lang. So, dapat yan, isaalang-alang mo rin. Kasi, syempre, gumagastos ka rin nun. Yung cash flow mo niyan, dapat marunong at yung maayos talaga na ano niyan. Kasi isa din yan sa mga i-consider nyo. So, no, ano yun, hindi to, ano, no, reality lang talaga itong mga sinishare ko, no. Kasi tayo, yung wala ka pang idea paano magne-negosyo, yung iniisip mo, magpukunan ka lang, bubukas ka na negosyo, yun lang yun. Pero pag nagsimula ka na, so, ganito, unti-unti malalaman mo na ano yung mga dapat magagastusan, yung mga other expenses pa, no. So, yun lang naman for now na aano ko. So, nasa sa inyo lang yun, paano nyo i-manage at paano nyo kukumputin ng maayos yung pera na hindi kayo nalulugi, na nakakapag-rolling pa rin kayo, nakakabayad pa rin kayo sa ganito, ganyan. At saka, yun lang for today's video, no? At sana nagustuhan nyo yung ating ano ngayon, no, vlog. So, sana subaybayan yung ating next video at mag-share naman tayo tungkol sa mga computation sa other expenses at paano kumputin yung mga kukunin yung mga sa pang-araw-araw natin na ano gastusin sa monthly natin na ano. So yun lang naman, pag-usapan natin sa susunod na video, no? So thank you for watching, have a great day, bye bye.